17 ng Setyembre, Martes, ng 24 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain at sinamahan siya ng kanyang mga alagad kasama ang maraming tao. Habang papalapit siya sa pintuan ng bayan, tamang-tama namang inilalabas ang isang patay, ang nag-iisang anak na lalaki ng kanyang ina, at ito'y isang byuda, kaya sinamahan siya ng di kakaunting tao mula sa bayan. Pagkakita sa kanya, nahabag sa kanyang Panginoon at sinabi, "Huwag kang umiyak." Lumapit siya at hinipo ang kabaong. Tumigil naman ang mga may dala at sinabi niya, "Binata, iniuutos ko sa iyo, bumangon ka." Umupo nga ang patay at nagsimulang magsalita at ibinigay siya ni Jesus sa kanyang ina. Nasindak ang lahat at nagpuri sa Diyos at sinabi, "Lumitaw sa atin ang isang dakilang propeta at dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan." Kaya't kumalat ang balitang ito tungkol sa kanya sa buong lupain ng mga Hudyo at sa lahat ng karatig na lupain. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, umupo nga ang patay at nagsimulang magsalita at ibinigay siya ni Jesus sa kanyang ina. Balo na ang inang binabanggit sa Ebanghelyo. Ang mas masaklap, namatayan pa siya ng nag-iisang anak na binata. Alam ni Jesus ang kahabag-habag na kalagayan ng babae. Hindi kailanman naging manhidang Diyos sa mga kalungkutan at kabiguan natin. Sinabi nga ni Papa Francisco, "Ang pangalan ng Diyos ay awa." Nang pinatigil ni Jesus ang prosesyon ng libing, maaaring gusto din niya tayong imulat sa katotohanang hindi libingan ang dulo ng paglalakbay natin sa buhay. Ang totoo, hindi naman talaga kamatayan ang ating wakas. Sa halip, ang kamatayan ay daan lamang upang makatawid tayo patungo sa buhay na walang hanggan sa pag-ibig at awa ng Diyos sa atin. Pagsasagawa, may pinagdadaanan ka bang mabigat ngayon o sino mang malapit sa iyo o kakilala mo? Itaas mo sa Diyos ang paghihirap mo at ang anumang malaking pangangailangan ng ibang tao. Thank you.